Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. And please follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. And don't forget, join our church every Sunday, 9 a.m. sa Wiley Chapel. Diyan po sa 3rd and Vermont, Los Angeles. At nandito po tayo sa 52 weeks of journey of a lifetime. Kasi sa pamamagitan nito, gusto natin ma-encourage ang ating mga flock, ang mga parishioners to read the Bible dahil napakasaya talaga to walk through the Bible. Ito po yung series natin every Wednesday. At nako, halos patapos na po tayo sa lahat ng libro ng Biblia. Nandito na po tayo sa Book of James na kung saan ang sumulat ay si James. Mas kilalanin pa natin, mas alamin natin at simulan na natin, no? Itong tinatawag na Epistle of James. Ito po ay sinulat ni James para sa 12 tribes of Israel na kung saan ay nagkalat sa abroad. Alam niyo, James is the first of the group of the New Testament letters na ang tawag ay general epistles. No? Kasi nga, ito ay sinulat in address sa mga Kristiyano in general. At meron pong tinatawag na 7 general epistles. No? Ito yung epistle, meaning sulat. Epistle of James, 1st and 2nd epistle of Peter, 1st, 2nd, 3rd epistle of John, at saka yung epistle of Jude. Alam nyo, medyo nakakalito kasi may tatlong prominente, no, na ang pangalan ay James. Pang-apat siguro si LeBron James. No, so, una, itong si Apostle James na son of Zebedee at brother of John. Kasi ganun po, nung unang panahon, para mas makilala ka, Tonyo, yung anak ni Mantunying na magsasaka. May mga ganun. O kapatid ni, ano yan, ni Isko. Parang ganun. So, sa second, pangalawa naman, ay si Apostle James, no? Anak naman ni Alpheus. Pero yung pangatlong James ay hindi naman apostle kasi naging Christian lang siya after the resurrection. Si James related or half-brother ni Jesus, no? At kumbaga, itong si James ay na half-brother ni Jesus ay na-mention na 2 beses sa Gospels ng Matthew at saka ng Mark. No, in both references, he listed as one of the brothers of Jesus. Na, kasi nga, after na ipanganak si Jesus, nagkaroon din ng anak si Mary at si Joseph. Now, si James experienced a special visit kay Jesus after nung mag-resurrect si Jesus, which probably siguro nag-result sa kanyang salvation. Matatagpuan niya sa 1 Corinthians chapter 15, 7. And then we find him sa upper room kung saan nakasama niya ibang mga believers sa Acts chapter 1 verse 14. Nung umalis naman si Peter ng Jerusalem, si James ang naging leader ng simbahan doon. Actually, it was also James, no, who moderated doon sa first church council na matatagpuan niyo sa Acts chapter 15. Si James ay ang Book of James ay patungkol sa letter na protesta against hypocrisy. Now, which is, nako, napaka, pwede pa rin talagang mag-relate tayo sa panahon ngayon. No? At kumbaga timeless itong letter ni James. In fact, ang key verse dito sa letter ni James ay yung James chapter 1 verses 22. No, ana, sikat na sikat to. Sabi dito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Yun. Diba? Kumbaga, huwag ka lang daw maging doer o maging listener, but doer of the word of God. So yung encouragement ni James, yung pinakatema ng kanyang libro. Kung hahatiin naman natin sa outline, meron pwede tayong gumawa ng 3 parts pag binasa itong Book of James. Una, patungkol to sa encouragement for pure Christian conduct sa chapter 1. Sa chapter 2 naman, patungkol sa warning against various sins, no? Chapter 2 to 4. At sa chapter 5 naman, makikita natin na yung encouragement niya to perform Christian
duties. So siguro simulan natin sa chapter 1, yung first part, which is encouragement for pure Christian conduct. So ito yung sinulat ni James sa mga Kristiyano sa 12 tribes para, alam mo yan, i-remind sila ano ba yung pure Christian conduct. Ang unang tanong siguro kanino sinulat ni James? Ito, no? Yung nga sabi natin, para sa 12 tribes of Israel na na-dispersed abroad. So yun yung kanyang audience. At lalo na rin tayo ngayon, no? Kasi applicable na applicable sa atin. Lahat na sinulat ni James. Doon naman sa chapters 2 to 4, in-explain niya bakit ang isang Kristiyano ay inaalaw ng Panginoon magkaroon ng problema. No, basahin natin. It's about trials and maturity. Verse 2, consider it a great joy, my brothers and sisters. Ang parang hirap naman yata na maisipin. No? Sabi niya, whenever you experience various trials, sigurado ka, James. No, pero in-explain niya, because you know that the testing your faith produces endurance. No? Nagpo-produce ng endurance. No? Nabaga, lumalakas kayo. And let endurance have its full effect so that you may be mature and complete, lacking nothing. So, yun yung reason, no, kung ba't inaalaw ng Panginoon para din sa kabutuhan natin, para daw tayo ay ma-develop ng faith natin at magkaroon tayo ng endurance, lumakas, at syempre maging mature at maging kompleto at walang pagkukulang. Alright? Ang maganda naman kay James, pinaliwanag niya kung bakit tayo inaalaw ng Panginoon magkaroon ng problema at why we need to consider it, as a great joy. Pinaliwanag niya din kung kumbaga, what you can do about your problems. Tingnan natin sa chapter 5, verse 5 to 6. Now, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to all generously and ungrudgingly, and it will be given to him. But let him ask in faith without doubting. Yun yung consideration. For the doubters like the surging sea, driven and tossed by the wind. So, ito, what can you do about your problems? Una, ask wisdom from the Lord. Kasi he gives it generously. At saka, kung sakaling mag-ask ka, dapat kumabit ka ng faith at huwag kang magduda. Ayan. Next, si James naman, he dealt with temptation. Makikita natin yan sa chapter 1, verse 14. We need to be careful whom we blame for temptation. Sabi nga, baka hindi naman satanismo or komunismo ang problema. Baka ikaw na mismo, di ba? Sabi dito, but each person is tempted when he is drawn away and enticed by his own evil desire. So what causes temptation? Nako. Alam nyo, testing of our character comes from God. But temptation to do evil never comes from Him. Oh, it comes from the devil who tempts our old nature. Yan. So ang gagawin ng devil, itatempt yung ating old nature, mag-give in naman tayo. Nga, sabi nga, minsan niya kailangan yung devil. Tayo na mismo naghahanap ng at lumalapit sa temptation at nag-give in. Alam niyo naman sa James chapter 1 verses 22 to 25, dito, James warns us, kumbaga, it is not enough to hear the word. Yun nga, ito yung pinakatema. Kumbaga, we must obey it. Kailangan sundin natin. Maraming tao ngayon na mayroong mistaken idea that hearing a good sermon or Bible study is what makes them grow at makareceive ng God's blessing. Hindi po enough yon. No, it is not the hearing but the doing that brings the blessing. Paulitin ko, ano? It is the hearing, no, but it is not the hearing but the doing that brings the blessing. Kumbaga, too many Christians, kumbaga, mark their Bibles, but their Bibles do not mark them. Naku, napaka straightforward, ano? Kumbaga, if you think you're spiritual, because you simply listen to the Word of God, pay-break ko na po sa inyong masamang balita. You are deceiving yourself. Apo, kasi basahin natin, James 22 to 25, chapter 1.
But he, doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Because if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like someone looking at his own face in a mirror. For he looks at himself, goes away, and immediately forgets what kind of person he was. But the one who looks intently into the perfect law of freedom and perseveres in it, and is not a forgetful hearer, but a doer who works, this person will be blessed in what he does. Ang ganda po ng sinabi ni James. So maging hearer, hindi lang tayo hearer, but doers of the word. Tingnan naman natin. Pastor, ano matutunghayan natin? Sa chapters 2 to 4, yung pangalawang part ng outline natin, which is warning against various sins. Alam niyo, paborito kong mag-preach from Book of James. No? Kasi ang dami ko, ako mismo, ang dami ko natututunan. No? At talaga naman, napaka-effective nito na pang-turo, pang-rebuke, pang-ayos ng buhay, kumbaga. Alam niyo, ito, dito sa warning against various sins, unahin na natin dito yung medyo laganap ngayon. Sa totoo lang, we have a tendency to play up people who are above us on the social scale and look down on those who are below us, aka the snob. Ang maganda dito sa libro na to, Christians are exhorted not to make those distinctions. Now, it is very quick or very easy for all of us na maging snob. No, at to think of na mas mataas tayo sa ibang tao. Yet, alam niyo mga Kristiyano, dapat daw we are to treat everyone with the same respect. Siyempre, regardless of social status, academic ability, race, or kulay ng ating balat. Alam niyo, failing to do so breaks what Jesus said na doon sa second greatest commandment of all. O, di ba, naalala niyo doon, sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. Mark 12:31. No, siguro mas tingin tayo sa mas concrete na example. Alam niyo, one of the most prevalent sins siguro dito sa American church ngayon ay kumbaga yung area ng prejudice. Bakit? Kasi the leaders of some churches, no, may hingi at mag-a-appeal at minsan magkakaroon ng magiging emotional sila, may mga tearful appeals, umiiyak pa. Magbigay naman tayo sa ating foreign mission. But then, some of them, they refuse to let people of different skin color to worship in their own churches. Eh, di ba hypocrisy yun? So, ano sinabi ni James dito? Di ba? Tingnan natin sa chapter 2, verse 9. Sabi niya, my brothers, do not show favoritism as you hold on to faith in our glorious Lord Jesus Christ. Ay, nako. Nakakalungkot lang. Eh, ang katotohanan, kahit sa simbahan, meron ding tinatawag na prejudice or racism or alam niyo yun. Merong kulay ganito, sama-sama sila. May kulay ganyan, sama-sama sila. So, kumbaga, meron lang lugar para sa ganitong kulay, may lugar para sa ganitong kulay. So, excuse me, nire-remind tayo ni James na do not show favoritism. No? In chapter 3, dito naman, pinoint out ni James, no, na ang bagay yung awful characteristics of an uncontrolled tongue. No, kapag ka hindi mo makontrol ang dila mo, eh, kinumpare niya to sa isang sheep's rudder. No, yung rudder, yung bagay yung maliit lang yun, di naman ganun kalaki kumpara sa size ng ship. Pero, no, although relatively small ito, in size, it controls the direction ng isang malaking simbahan, isang malaking sheep, no, sheep. Kumbaga sabi nga sa James 3:4, sheep are directed by a very small rudder.
So, itong radar na to, eh, hinalin tulad dito yung ating tila. No? Then, pagkatapos noon sa verse 5 naman, he compares the tongue to a small spark or flame that can create a great fire. Ayan. So, ingat-ingat tayo sa ating pagsasalita. In fact, no, kung nabalitaan nyo, noong 1871, ay may tinatawag na Great Chicago Fire, no, which nasunog yung one-third of the city. No, kumbaga, allegedly, may isang baka or cow na nakasipa ng isang lantern. Ayun, sunog ang buong city. One-third. Ang laki nun. Grabe. No, more than 17,000 buildings were destroyed. 250 people were killed. And kumbaga, thousands were left homeless. Kumbaga, like a little... Dito sinasabi ni Paul, no, ito, like a little fire, maliit lang. One small word or sentence can do a tremendous damage sa isang tao. So, ganun din ang ating dila. Mag-ingat tayo dahil our tongue can create a small spark or flame, no, that can create a great fire, malaking damage. No? No. Punta naman tayo sa verse 8. Anong sinabi doon? Dito naman sa verse 8, sa chapter 3 pa rin tayo, James says that yung ating dila ay full of deadly poison. No? Kumbaga, how cautious we ought to be with a container of poison kapag hawak-hawak natin. Diba? Ingat na ingat tayo. Pero unbridled speech poisons not only the one spoken to but the speaker as well. Yan. Sabi sa James 3:8, no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Our tongues kasi are either poison that kills or medicine that heals. Wow, ganda nito, di ba? Kumbaga, ang ating dila daw ay pwedeng isang laso na makakapatay o isang gamot na pwedeng makagamot. Kumbaga, they are either sources of joy and blessing or of sorrow and trouble. Ngayon, tanong sa ating ngayong gabi, eh, ano ba ang dila mo dyan? So, di ba, imagine mo kung ang dila mo ay dila ni Mosa at saka ni Marites. Kilala niyo ba yon? Si Mosang at saka si Marites. Si Chismosa at saka Marites Chismis. Di ba? So, eh, talaga mga kasira ng buhay. Pero kung encourager ka naman, parang lahat ng lumalabas sa bibig mo ay all about encouragement. Nako, sana dumami ang lahi mo at kailangan ka ngayon sa panahon ng pandemic. So chapter 4, ano naman ang nangyari? Tingnan natin. So dito is sinulat ni James, a warning against naman sa worldliness and pride. Mhm. Baga, pwede mong i-compare yung sinulat ni James sa chapter 4 verses 13 to 15 doon naman sa Jesus parable sa Luke 12, 16 to 21. At pwede nating makita ang kung paano tayo balaan or i-warn ng Diyos patungkol sa worldliness and pride. So, tingnan natin muna sa James 14 to 15. Come now, you who say, today or tomorrow we will travel to such and such a city and spend a year there and do business and make a profit. Yet, you do not know what tomorrow will bring, what your life will be. For you are like a vapor that appears for a little while, then vanishes. Instead, you should say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Yan, kaya madalas yung marinig, no? Yung mga Kristiyano, madalas magsabi na, well, if Lord willing, di ba? O, sige, gawin na natin yan. Well, if Lord is willing, madalas nang sinasabi ng Kristiyano. Kumbaga kasi, hindi mo naman talaga sigurado ang bukas dahil ikaw ay isang vapor or kumbaga na pwedeng mag-vanish no, anytime. Kumbaga, makikita naman natin sa Luke 12:16-21, patungkol doon sa sinulat naman ni Luke na when more is never enough. So again, warning no sa worldliness and pride. Okay?
So, ito more of worldliness. Yung isa, more of pride. So, ano nangyari? Basahin natin. So, verse 16, then he told them a parable. A rich man's land was very productive. He thought to himself, what should I do since I don't have anywhere to store my crops? I will do this. He said, I'll tear down my barns and build bigger ones and store all my grain and my goods there. Then I'll say to myself, oh, you have many goods stored up for many years. Take it easy, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, you fool. This very night, your life is demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be? Kanino mapupunta yan? That's how it is with the one who stores up treasures for himself and is not rich toward God. Mira mo, nagpakapagod ka na, nagpakapagod, di ba? Tapos napunta lang kay Uncle Sam. Di ba? So, dito, alam mo yun, ganda ng ni James paalala sa atin na, hey, stop worldliness. Stop storing up treasures in heaven. Sige, trabaho. 16 hours, alam niyo yun, 24 hours straight, walang pahinga, 7 days a week, blah, blah, blah. Or, Pastor, wala akong panahon pumunta ng church kasi talagang busy ako sa trabaho. Well, wala ba tayo natutunan talaga sa pandemic na kahit lahat tayo busy, eh, lahat tayo ikinulong sa bahay ng pandemic. So, ibig sabihin, there's no such thing as busy ka. Pwede mong bitawan kahit ano. At mag-store up ka ng treasure sa heaven. Unahin mo ang Panginoon. Di ba? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Ayan. So, he talked about worldliness. He talked about pride. Di ba? So, ano pa? Siguro punta na tayo dun sa last part. Encouragement niya to perform Christian duties. Matatagpuan naman natin yan sa chapter 5. So dito sa chapter na to, James warns the affluent naman about the dangers of riches. No, yung mga medyo may kaya-kaya sa buhay, nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, kumbaga their riches put them into a cocoon of false security. Ayun. Di ba? So, and their lifestyles are so pleasant and insulated, they lose sight of eternity. No, parang kanina rin pinag-uusapan natin. Kumbaga, not only do the wealthy, no, kumbaga, people, James is addressing na may problema ng false security, but they also have gained their riches through dishonesty and fraud, no, and are persecuting the poor in the process. No, sabi sa James chapter 5 verse 4, look, the pay that you withheld from the workers who mowed your fields cries out, and the outcry of the harvesters has reached the ears of the Lord of Armies. Ayan, may mga tao na meron silang problem sa false security na akala nila ay kumbaga pagiging affluent, pagiging mayaman, ay yun lang ang kanilang dapat pag-focusan at nagkakaroon sila ng they lose sight of eternity. Tapos hindi lang yun, nagiging corrupt, nagiging makasarili, selfish, na kumbaga saan nagigain nila yung riches nila through dishonesty and fraud. No? Kaya nga, dito, nirebuke sila ni James. Pero don't get me wrong naman. Kasi James is not saying na makasalanan, maging mayaman. Aba, hindi po. Ano, sa katotohanan, si Abraham, si Job, si David, si Solomon, ay lahat po yan ay mayaman. Na ibig sabihin, kung ikaw anak ng Diyos, sabay talaga naman dapat meron kang may kaya ka sa buhay in a sense na dapat nakaka-LL ka ng konti. No? Hindi masama, nakakaluwag-luwag ka. Hindi masama na mayaman ka. Diba? Ang masama, ay kapag nag-focus ka sa iyong kayamanan. Kung mayaman ka, di gamitin mo pa rin sa salita ng Diyos at pahayag ito. At sa mag-store up ka ng treasures in heaven. Madami akong kilala na nakakaluwag sa buhay. Hindi masasabing mayaman na mayaman. Pero baga alam nila yung role nila. Baga they support the churches ng mga
mga events, mga pagpapaaral sa pastor, o anything na kailangan na gawin para simbahan, since meron silang pera, eh yun ang kanilang ginagamit na ministry. Di ba? So wala naman masama doon at yun talaga ay isang bagay na binless ka at gusto mo nang i-bless ang Panginoon. Hindi ang simbahan, in fact, no, ang Panginoon, yung puso ng Panginoon ang gusto mong i-bless. So dito, si James concerned with the rich who were apparently Christians and yet were cheating people to make their money. Yun. Kunyari kasi, no, pero nandadaya. Diba? Oh, punta naman tayo sa James chapter 5 verses 14 to 16. Dito dinescribe ni James yung God's method of miraculous healing. Ayan. So hindi ito yung nagpapadala ng itlog at saka ng payong, baliktarin niya yung payong dahil umuulan. So mga ganun-ganon. So dito pinaliwanag ni James ano ba yung miraculous healing. In this passage we will see na ang illness must be serious enough to require the elders to come to the patient. Sino ba yung mga elders? No? These are pastors or leaders in the church. Ang sick person must have been too sick, no, to go to church. Not just suffering some minor complaints such as a cold or a headache. Baga talagang tipong, alam niya, may sakit talaga. No? Baga, in addition, according to this passage, no, the setting was to be private affair which would rule out publicly advertised healing campaigns. Ayan. So, kumbaga, di ba, madami ngayon, mga albularyo, faith healer, magamit na mga langis-langis, di ba, nabibili sa Quiapo or something. Eto na, basahin niyo yung chapter 5 verses 14 to 16, panaliwanag dito na pagka seryoso ang sakit mo, eh pinagpipray ng pastors and leaders, no? Kumbaga, yung tipong hindi ka makapunta ng simbahan at you need prayers. Ngayon, maganda nga yung may Zoom na eh. So, dito, sinasabi, hindi yung minor complaint. Yung tipong COVID, hindi yung may sipon ka lang, masakit lang yung ulo mo. Di ba? So, kasi yun naman, nakawala naman yun after few hours. Eh, di ba? Kumbaga, mga symptoms lang yun. Pero may sakit talaga na dapat talaga na pinagpipray. At ito dapat ay private affair para hindi mag-create ng kumosyon, no, at hindi pagkakitaan ng kusino man. Diba? Sabi nga dito, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. O, unang requirement para tayo ma-heal? Ay, kailangan natin i-confess ang ating kasalanan para tayo ma-heal spiritually and physically. Ayun, dito, meron tinatawag na application of oil. Ayan, basahin natin para mas malinaw. Christians divided sa meaning and purpose ng oil. Okay, so dito mapapansin natin na kumbaga mapapansin natin dito na may iba na niniwala na ang oil daw ay sacred symbol of the Holy Spirit. Iba naman ang niniwala na ang oil ay medicine. Alam niyo, there are two words, no, for anoint, no, na sa kumbaga una yung Greek word na anoint ay cryo, no, makikita niyo sa New Testament, from which we get our English word Christ and anointed, meaning to anoint sacredly. Yung pangalawa namang meaning, no, yung alifo, ibig sabihin naman noon, which means to oil, no, such as applying or rubbing ng langis on the body para ma-stimulate, no, para stimulation, mawala yung pain, no, kagaya ng mga ginagawa ng mga ancient athletes nung araw na after and before games. Ang Greek word naman na ginamit dito sa chapter 5 verse 14 ay hindi cryo kundi alipo. Noon, kumbaga, therefore si James, he refers to the use of oil
for medicinal purposes, not spiritual purposes. Alright. Pero ngayon, symbolic, no, yung oil na spiritual purposes, no? So, ginagamit. Pero ito yung context noon sa panahon ni James ay talagang for medicinal purposes. No? Kung maaalala nyo, ang mga Hudyo, lagi may dalang oil yan. No? Kumbaga, kasi iyon ay ginagamit nila for natural means of restoring health. Diba? Kumbaga, naalala nyo ba yung beaten man beside the road doon sa Good Samaritan story? Diba? Sabi doon, no? Tingnan natin, chapter 10, verses 33 to 34. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. So, binalot yung kanyang sugat, nilagyan ng oil, at saka ng langis, at saka ng alak. No? Ah, Pastor, para saan yung langis at alak? Mamaya, explain natin. At nilagay siya sa beast, sa kabayo or sa donkey, no, sa mismong donkey niya or sa kanyang camel or whatever, beast lang sinabi kasi. At dinala siya sa inn or sa hotel or sa motel at doon siya inalagaan. Pero particularly, sabi doon, itong Good Samaritan ay pinahiran siya ng oil at saka binuhusan siya ng wine. Okay. Para mas malinaw, in New Testament times kasi, ang wine ay ginagamit na disinfectant. No? Kumbaga, alcohol, parang ganun. Ang oil naman, ginagamit for soothing, no? And medicinal effect. Parang petroleum jelly ngayon. Or parang lotion, parang ganun. Kumbaga, therefore, ang Biblia ay nagtuturo na we should combine pills and prayers in times of illnesses. Ayun, hindi lang manalangin tayo, ay gumamit tayo ng medicine. Ang medicine at ang prayer can work together. Ayan. So, sagutin na natin yung mahiwagan tanong. Pastor, kailangan ko ba magpa-vaccine? Okay. Alam nyo, natataka ako bakit biglang naging controversial tong vaccine na to. Eh, ang vaccine naman, eh, bata pa lang tayo. May vaccine na. Mapapansin nyo nga, kami mga batang 70s, eh, may mga keloid sa kaliwang balikat na nagpapaalala sa amin na kami ay vaccinated noong unang panahon pa, 70s pa. Bago ka pumasok sa trabaho, papabaksin ka. Bago ka pumunta dito sa Amerika, hindi po pwedeng hindi mo na kompleto ang iyong vaccines. Every flu months, kagaya ngayon, ay kailangan mong magpavaccine dahil papasok na ang winter para hindi ka magkasakit ng flu. So ngayon nagkaroon ng COVID-19, bigla nagkaroon ng maraming conspiracy theory, maraming mga sign daw ito ng 666 or Nanda Beast or whatever, or to control people by the government. I don't know, no? Pero para sa akin, God can use medicine at sa pamamagitan ng ating prayer ay tayo gumaling at maprotektahan. So, mas malaki ang tsansa na magkasakit kung walang vaccine kesa naman magkasakit na merong vaccine. At yan ay may papatunayan ng statistics at data ng medisina na ang nagkakaroon madalas ng COVID-19 na Delta variant or Lambda, whatever variant, ay yung mga unvaccinated. Anyway, kami naman po sa simbahan, we welcome everybody. Kahit po kayo vaccinated o hindi, welcome po kayo. Hindi po kayo i-discriminate o wala pong prejudice. No? Well, we will encourage you to get your vaccines for you to be protected, not for anything else, not for spiritual reasons or whatever. Ang ano bang stand ng ating simbahan, ng ating denomination? God can use science, medicine, to bless people, to be healed. No? Siyempre, combination yan ng prayer at saka medicine. At dito, malinaw naman na sinasabi ni James, di ba? Na, kumbaga, the Bible teaches Christians, no, should combine pills, medicine, science, or whatever, plus
prayers, panalangin at pananampalataya sa Diyos during time of illness para po mag-work ang Panginoon sa atin. Alright? So, hindi yung po pwedeng kumbaga bulbul na yung bituka natin or alam yun, wala pa rin tayong gagawin, pagpipray lang natin. We need to go and see a doctor. Alright? The final verses naman sa James chapter 5 verses 19 to 20. Kumbaga dito ay patungkol sa ministry to a brother or sister na naligaw ng landas. No, at strays from the truth at saka nag-fall into sin. No, kumbaga, this is a very serious matter. Ano, bakit? Kasi this person may be disciplined by the Lord or may kumbaga, he or she may be in danger of committing the sin unto death. So dapat we try our very best to restore the person. Now, ano ba yung sinulat ni Paring James chapter 5 verses 19 to 20? My brothers and sisters, if any among you strays from the truth and someone turns him back, let that person know that whoever turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and cover a multitude of sins. Ayan, sama katuwid, help restore, not condemn. Inadapa na nga, sisipasipain pa ba natin? Diba, wag naman ganun. At hindi naman tayo perpekto at tayo rin ay nagkakasala. Tayo rin ay mga pinatawad. Tayo sa mata ng Diyos, pantay-pantay. May kapagkakataon lang na maganda ang ating sitwasyon, malakas tayo sa Panginoon, may pagkakataon yung kapatid natin, may pinagdadaanan, humina, huwag natin tingnan, ay kahina-hina mo talaga, hindi ka katulad, malakas ako kay Lord, dagi lang ako kay Lord, masaya ako, ganun. Well, good for you. Pero hindi ka nakakatulong kung sisisihin mo, kukondem mo, or hindi mo, kumbaga, hindi mo hahayaan makabalik ang kapatid mo. Nadapa, dapat tulungan makaahon, hindi tadyak-tadyakan. Alright? Malinaw yung sinabi ni James doon. The point is, we are not to criticize or gossip, no? Kumbaga, about sa isang kapatid natin na naliligaw ng landas, but rather, in love, seek to restore him or her. Alright? So, gamitin natin ang ating pag-ibig para siya ay ma-restore at maibalik sa Panginoon. Yan po ang ating summary ng Book of James. Napakadaming magandang pag-usapan talaga, no, sa Book of James. Next attraction natin, First and Second. Nabulol ako. First and Second Peter. No? At pagsasamahin natin yung dalawang sulat ni Pedro at isasummarize natin. Naku, magandang gabi po. Kami po ang iyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene at nagpapasalamat po kami sa pagsama niyo sa amin. Magandang gabi po. God bless you and stay safe. At let's all pray na matapos na itong pandemic na ito. At tayo makalabas, at tayo makagala ulit. At alam niyo, I'm sure pagpapalain tayo ng Panginoon. Kapit lang, nandyan lang ang Diyos. At patuloy niya tayo inaalagaan at iniingatan. Salamat po. God bless you. Happy Wednesday. Bye.